Dito kasi, Sir Luis, habang tumatagal, dumadami po yung complainants. Dapat po, hindi nyo na dapat patagalin ito dahil, syempre po, masyado na pong hindi tayo nakakatulog ng mahimbing pag lalo pa nating pinapatagal. Kung gusto nyo talagang bayaran o isettle ito, total na sa inyo naman yung mga pera namin, gawin nyo na po as early. Kasi kami naman po, ilan lang kayo na incorporators versus 130 plus ka-complainants, eh, saan naman po yung hustisya doon? Kaya kung ako sa'yo, Sir Luis, isettle nyo na po yung mga investors po ninyo at makakatulog na po tayo ng mahimbing. Total na kinabang naman po kayo sa pera namin. As representatives of Flex Fuel, we want to assure the public and the stakeholders that Flex Fuel is not involved in any scams and our documents will attest to the same. So, as of the moment, we're still collating all documents, but rest assured that our clients will be fully participating in the investigation. Si Luis mismo, nag-resign na siya last year pa dahil pati siya may pinagkakautangan yung kumpanya sa kanya. Pero biktima ba siya talaga ang si Luis? Yeah? Ano bang biktima siya talaga? Biktima siya, sir? O ano? Sir, i-refer na po yung mga consensitive. Sabi nga nila. Okay. Ano pong gagawin po ng panic niya, sir? Doon po ba mag-show up sa Sir Luis Pansan, sa Philippines? Comment that. Anong may papayo niyo sa kay Luis, sir? Na ano? Dadalo ba siya? Na-comment, kuya, attorney-client privilege yan.